Samantala mga kapuso, buhos na rin po ang mga magbabakasyon dyan naman sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Kaya naman pinaigting na rin ang seguridad doon. At para sa iba pang detalye, naroon live si Mav Gonzalez. Mav? Kony, mas marami nang ang pasahero ang umaalis ngayon mula rito sa NAIA Terminal 3 at karamihan nga sa kanila ay magbabakasyon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para sa Holy Week. Mas dagsa ang mga pasahero sa NAIA ngayong Lunes Santo, lalo pat karamihan ng mga estudyante wala ng klase. Pamipamilya ang dumarating para bumiyahe at magbakasyon tulad ni Gilbert na pauwing Dumaguete. Mas maganda siguro, mas maaga na lang para hindi gahol gaano sa oras. Sa ngayon wala pa po kasi may atinan kaming graduation ng aming kapatid. Si Anisa, pinili rin pumunta ng Cotabato kasama ang mga anak kahit Lunes pa lang. Kasi yun ang nakuha naming one ticket ngayon. Mas mura ho ba mas mahal nung nakuha nyo yung Monday? Mura. Bagamat may flights din papuntang ibang bansa tulad ng Hong Kong, Macau at Singapore, karamihan ang umaalis mula dito sa Terminal 3 ay yung mga papuntang domestic destinations. Siyempre, hindi mawawala dyan ang pamosang beach na Boracay. Boracay? Why did you decide to go to Boracay? Just a change of scenery. Kasi galing kami ng Baguio. We're from Baguio. So we wanna try Boracay since it's been like famous. Ang magpinsang Sheena at Reina, excited ng pumuntang Boracay. Lalo pat umpisa na ang summer vacation para sa kanilang mga estudyante. Maganda kasi yung place. Tsaka ma-enjoy namin yung ano. Tsaka makagawian na rin ganun. What did you guys consider going sa international destination for Holy Week? O gusto niyo talaga dito sa Pilipinas? Philippines, mas mura kasi, di ba? Oo. Mas practical. Kony, mas pinaigting naman nga ang seguridad dito sa labas pa nga lang ng airport. Meron tayong nakitang nag-iikot na ng K-9 units. Inaasahan kasi nila na dadagsa ang bulto ng mga pasahero itong Holy Week. Kony? Maraming salamat, Mav Gonzalez.